sa ano, sa balcony. So guys, thank you po lang sa nag-subscribe sa channel ko guys. And please don't skip the ads. So kain po tayo. Wala pa rin sila, madam. Boring na ako. Nakakapagod pala yung ano, no? Nung wala kang tarbaho. Yung kain ka lang ba? Nakapagod din pala. Run out kasi doon sa loob. Run out dito. Nagbabrun out pala po. Dito pala. Ang korente. Nakarap. Nagbabuong. Mabuong. Bawal dito. Bawal dito. Bawal dito. Ba? Nakainis. Ay, anak mo, kapaklan. Baka bukas, andito na amo ko bukas. Ang gagawin ko lang ngayon is magbawipe ako yun, tapos magmamap. Tapos bukas maaga ako magising. Nakaligo na ako din, tapos malinis na yung kwarto. Kwarto ko. Grabe, mag-lockout dito. Tagal. 3 oras na. Nakakabuling. Ako lang isa. Wala akong kakuntuhan. Bawal din akong lumabas. Boring ako. Nakakahiya yung ano, yung hingi ka ng hingi tapos wala kang trabaho. Kaya kahapon kasi may CCTV kasi doon sa loob ng ano, bahay, sa kusina, lahat. Nag-chat si madam ko na bakit hindi daw ako kumakain. Sabi niya, kumusta daw pag yung food ko? Sabi ko, okay lang madam kasi kumain ako na yan. Nagluto ako ng itlog tapos tinapay, yun lang po. Sabi ko na ngayon sa kanya. Tapos nag-reply siya, oh, ba't hindi ka nagluto ng chicken? Sabi niya ganun. Tiniis ko kahapon yung guto. Ako kasi yung taong guys na hindi ako kumakain pag hindi ako nagtatrabaho.
para walang makwenta. Kasi before, yung pangalawang amo ko, nagtatrabaho na nga kami. Mag-start ako ng trabaho is 5:30 ng madaling araw. Tatapos kami 12 ng madaling araw. Then one day, sumigaw lang siya bigla. Hindi ko alam anong nangyari. May saltik pala yun. Sabi niya, "You like animal. Eat and sleep. You don't have work. Eat and sleep." Sabi ko naman ganun sa sarili ko. Ano palang ginagawa ko dito? Nagtatrabaho. Tapos take note ha, hindi pa kami ano nun. Pagkatapos nilang kumain, doon pa kami kakain. Ang alas 3 sila kakain ng hapon. Matatapos sila alas 4, alas 4 kami ng hapon. Tapos yung mga tira-tira saman yung breakfast, yun. Yung breakfast kasi may mga estudyante. Yung tira ng mga breakfast nila, kami ang kakain nun. Diyan pa kami magbe-breakfast pagkatapos na wala na yung estudyante. 7 in the morning, wala na yung mga estudyante. Diyan na kami kakain. Alas 8, kakain na kami na ng breakfast. Tanghali naman, darating yung mga estudyante, alas 3, alas 4, matapos lang kumain, alas 5 na kami kakain yan. So, paano niya masasabi na like animal kami? Hindi nga kami kumakain pag hindi sila kumain. Tapos, panay-tarbaho kami. Ano yung masasabi na like animal ako doon? Doon ako, guys. Pag once na, isang beses na pinagsabihan ako ng ganyan, wala na. Hindi nga ako mag-ano yan. Tapos, ito yung amo ko na yun. Nag-ano kami, nag-misunderstand kami sa pagkain din. Nung una. Nung unang ano ko pa dito. Naunang kong tarbaho sa kanya. Ayan nga, doon. Binigyan niya ako ng halimbawa ito. Ito na pala. Hindi ko alam na ito hanggang gabi na. Ganun siya sa pagkain eh. Ganun siya sa pagkain, tipid siya. Tapos, tayo naman mga Pinoy, naghahanap yung katawan natin ng sa umaga rice. Ganun, diba? Diba yung almusal natin, may rice talaga. Sa tanghali rice at gabi rice. So, inubos ko lahat yung budget ko. Tapos, pagagabi, naglabas ako ng isang balot na hotdog. Nagulat siya. Sabi niya ganun, "Bakit daw ako naglabas ng hotdog?" Nagtanong siya. Sabi ko, "Para bukas na dahan, magluto ako." Ha? Sabi niya ganun. Di ba binigyan na kita ng pagkain? Ay, mga dalawang araw pala yung budget na yun. Isang pinggan na kanin, tapos dalawang manok na ano, na slice. Pang dalawang araw na budget pala. Sabi ko, "Madam, naubos ko." Sabi ko na ano. "Kano?" Sabi ko, "Okay, madam." Di, wala na lang ako. Hindi na lang ako nag-make. Then, one time, wala na, hindi na ako nag-imik nun. Then, one time, may pagkain si Sir, tapos, inalok ko kay Sir, budget ni Sir. Sir, yung pagkain, sabi ni Sir, no, thing, I don't have it. Sabi niya, ganon, hindi daw siya kakain. So, kumuha ako ng kanin, tapos ng manok, kung nahati-hinati ko. Kasi gutom na nga ako noon eh. Tapos na ano si madam, sabi niya, ba't daw ako kumuha ng pagkain na hindi daw sa akin? Sabi ko, madam, sabi ko sa kanya, gutom ako. Kaya kinain ko, madam. Kaya next time, hindi daw. Iba daw, kasi daw budget daw nila yun. Sa pagluluto sila sa isang araw, mga dalawang araw na, kasi tanang na sila mga doktor, hindi sila nag-ano, masyadong busy sila. So sabi ko, "Okay, madam." But, ano pa lang ako nun, mag-isang buwan pa lang ako dito sa kanila ng nakaraang taon. Eh, siyempre no,
Nakapagod yung tarbaho-tarbaho tapos walang kain, kulang sa kain. Sabi ko kay Mom, tumawag ako sa agency, kunin niyo ako dito. Kunin niyo ako dito, maglalawi ako. Sabi ko lang kay Mom sa agency. May sabi ng agency, anong problema mo? Kaya ko dito. Walang pagkain. Nagtatrabaho ako 24 hours, 18 hours, 17 hours. Tapos, binabudget yung pagkain. Anong lakas ko kung walang pagkain? Puro lang trabaho. Umiyak talaga ako ng tinagal. Tabang tinasabihan niya ako na hindi ako, ako yung taong pagsabihan mo ng isang beses. Hindi na. Tapos pag galit ako, hindi ako yung tipong sumasagot. Tahimik lang ako. Ninididib ko yan bawat mga sinasabi, bawat salita ang sinasabi. Ninididib ko yan. Ngayon, isang dalawang hindi ako kumibok sa kay madam. Nagtapon ako ng basura. Nagkita ako ni sir. Sabi niya, pwede ba kita ang kausap ko? Pwede, sir. Anong problema mo? Wala naman, sir. Alis ka ba? Sabi ko, oh, sir. Bakit? Ang ko, sir, sa kanya, hindi ko kaya, sabi ko ng ganun ko. Sabi ni sir, kasi alam niya, doktor eh, hindi yan ang iwasan mo. Alam ko lang siya ng halimu ka. Ayaw mo lang sabihin. Ngayon nun, tanong siya, sabihin mo sa akin ang problema. Meet ako, sabi ko, sir, sa trabaho, sir, wala akong reklamo. Kahit lang anak mo pa dyan. Linis, pantay ng anak mo. Wala akong reklamo, sir. Pero yung about sa pagkain, sir, na nagre-reklamo kayo. Hindi tao ang hinahanap na sir magtrabaho. Hindi. Robot. Charge mo lang yung robot, sir. Hindi nilang kailangan ng pagkain. Ano nang ganyan. Alam niyo guys, kinabukasan, 10 kilong bigas ang binili ni sir. Tapos hotdog, 20 packs. Tapos, wait na lang, sir. Anong gusto mong pagkain? Sabi ko, wala na, sir. Kasi ako niyan. Tapos, pangalawang ano na naman na minimada. Ngayon, madam, bakit daw hindi na ako nagluluto ng hotdog? Sinagot ko siya, once na, you remember that the past year, madam, na nag-aaring ko tayo sa food? Forget, sabi niya, forget that. This is the misunderstand. Ako, sorry madam, kasi ganyan talaga ugali ko. Pag once na pinagsabihan ako, hindi na talaga ako yan. Inaano ko na yan, nilalagay ko na sa isip pati sa puso. Dahil ayaw ko na ulit magkasala, masaktan. Ganun. Dahil simula na yun, kahapon, tinanong niya ako kahapon, at hindi daw ako nagluto. Ay, kung madam, nakakahiya kasi. Kasi wala akong tarbaho, tapos kain ako ng kain, tulog kain. Gusto ko mga tarbaho. Diyan mo na, maiga, matuto ko dyan. Ngayon, nagluto ako. Yan lang guys. Kwento lang ako sa buhay ko.
Yan, yung amo ninyo. Gaya sa amo ko dati, na yung sa pagkain. Yan lang yung ano ko sa inyo. Advice. Sabihin nyo, hindi tao ang hinahanap ni madam. Robot kasi, i-charge nyo lang robot, gumagalaw na yan. Sabihin nyo lang ganun, guys. Hindi madala sa ganyan. Open yung agency natin. Open yung agency ninyo. Kung hindi din kayo ma-rescue ng agency, hindi, punta kayo ng embassy. Tawag kayo ng OWA. Tawag kayo ng kahit anong connecting ng gobyerno. Eh, bakit ganito, ganyan? Takot yan sila, guys. Lalo na sa police. Takot yan sila. Well, guys, bye. See you soon. Thank you so much. And more watching my video. Nood lang kayo ng video ko, guys. Thank you. Bye-bye.